Kuku! Hi everyone! Kumusta na po kayong lahat? I hope you are doing well. You are doing great. Andito na naman po ako sa Pasyalan. Andito po kami sa La Torvi. And medyo makulimlim ang panahon doon sa banda doon. At pero sa may banda dito naman, medyo maaraw. Buti nga umaraw na kasi kanina makulimlim. Yung pong bilog na yon, yun po yung parang tower ng service provider dito, ng internet, ng mga linya ng telepono, yon. Yung puti na yon. Ayan, makulimlim doon. Kanina madilim, parang uulan, buti umaraw. Ayan. Ito ang picnic area dito sa La Torbe. Ganda ng view. Ayan po. Oh. Grabe. Ang ganda. First time kong makapunta dito. Ganda. Lalo na yung ano na yun, no? Sa gitna yung bahay na yun. Parang may hagdagdang pala yan, ah. Tapos yung bato. May nagde-date kasi dito sa tabi ko. Kaya maingay. Napakaganda po ng view. Grabe, ang ganda. Yung sa baba, yung mga bahay, ayun. Bali, we're almost at the top of the mountain, eh. So yan, andito na kami sa stadium ng Monaco. Ayun yung stadium ng Monaco. Tapos doon, kita mo stadium Monaco at saka Kapday. Ayun po. Lumabas na ba? Nancy, ha? Dito ka, te. Ayun. Medyo nakaka... Ito tower ito ng Orange, yung provider, yung parang Smart, kung sa Pilipinas Globe, dito ay yan yung ano namin dito. Ayun, papuntang Nice na yun doon. So yan, papuntang Nice na po doon. Tapos pang araw, mamaya pupunta po kami doon para magpa-picture. So, ayan. Yun talagang maganda ang view doon banda. Again, we are here in La Torbe. Dami pa rin nag-hiking. Si Paket din to. Ang car malayo pa, nandoon pa sa baba. Doon naka-park. So, kinakailang lakarin dito. Yun ang mahirap dito kasi pag nadulas ka, walang harang. Yan, oo. Pag nadulas dyan, dire-diretso na doon. Ang lalim din. Ayan, oo. Lalim ng bangin. Ayan, oo. Kung gusto nyo nang kung doon magpa-picture, doon sa kabila. Dito ang daan. Bababa papunta doon. Maraming tao din doon. Tumatambay. Ala, walang mga harang-harang. Napakadelikado. May mga bumababa. Ayan, o. Ipipicture. Wala. Pagtakot ka sa, ano, pag may fear of heights ka dito, mahirap. Yung pong asul na yan, ano na po yan? Dagat, Mediterranean Sea. Yan. We're going to the other side of the cliff. Yan, bumaba na sila. Kailangan naka-rubber shoes. Buti na lang. Ang tawag daw sa lugar na to ay Tête de Chat. Ibig sabihin, ulo ng aso. Diba, ante? Tito siya. Oo.
May mga abandoned dun dito. Buildings. Hey, andi dito na kami. Dali lang pala puntahan eh. Talaga? Ayun po oh, yung baba namin dito. Ay! Ang bato. Babato. Ayan, papunta na po ng Nice yun. Ito po yung ano. Part ng... I think this is Kapdai. If I'm not mistaken. Doon kami galing oh, kanina. Ayan oh, ayun po kami ng galingan namin kanina. So ayan ang aking mga kasama. Pwede ko umakit doon. So ito na po. Punta na po tayo ng bandang Italy na party. Ayan po, Monaco na yun. Monaco, Italy. Shout out sa mga naging kasama ko sa pamamasyal. Pwede tayong pumunta next time here. Yan si Dante at si Ate Nancy. Yan po ang Monaco. Yan po ang Monaco. Tapos punta doon ay Italy na. So yun po, ito po yung view namin. Galing po kami doon. Ayan, doon sa ano na yan. Nandiyan po yung person namin. Ayan yung mga kasama namin. Oh. So, ayan. Nandito kami sa kabilang side. It's a bit scary kung takot ka sa heights. So, yun po yung Monaco. Yan ang Monaco. Yan ang Italy as what I have told you before. Hi! Ayan, kumakaway. Kumakaway. I don't know. Okay. So ito naman yung side na papunta ng Nice. Ayun po. Papunta dun yung ano na yan, yung lugar na yan. Yung ano na yan, yung release ng train papunta ng Nice. Ayun po. Medyo madilim lang yung ano. Ayan po, napakaganda ng view dito. Ayan po, overlooking talaga ng ano. Napakagandang lugar na yan. Ate Monaco yan, di ba? Monaco. Ang daming swimming pool. Oh, nakikita mo mga blue na yan. Mga Kapdai yan. Mga private ano yan? Swimming sa pool. Part na ng Kapdai yan? Oh. Ah, okay. Ah, so, sabi ni Ate Nancy yan sa tabi ko, part daw ng Kapdai yan. Part ng Kapdai yan. Ito yung pataas na so, ano papuntang ano. So yung part na papunta dito sa likod nito ang Monaco, papuntang Italy ano. Yung kanina, so yun, ang daming yate oh. Ang daming mga ano, ang ganda. First time ko din makapunta dito. LJ, say hi. Ingat ka diyan ha, maulog ka. Madami pa? Maganda rin? Sige nga, punta ako diyan. Ayan, this is the sabi niya, Tet Dusha. It's 550 meters. Mas mababa sa pinuntahan namin last week sa Santa Ynez. Kasi sa Santa Ynez, 800 meters yun. Ito, 550 meters lang. La Torbe, Tet Dusha. Ibig sabihin ng Tet Dusha ay ulo ng aso. Ulo ng aso. So, ayan. Sobrang haba nga lang ng damit ko. Kasi hindi ko ina-expect masyado na ganito kataas, kabato. Next time, magsusot ako na medyo hindi masyadong ano. Hi ate! Ayan si Ate Nancy. Nag-video din. Ayan ang dito ang muna ko kasi yun ang maliit na port eh. Tapos yun ang palace, diba? Ayan banda. Ha? Sige. Yan, paakyat na kami dun sa kabilang side naman. Siguro kaya tinawag to na ano. Na ulo ng aso.
tatlo siya. Kasi pausli siya eh. Parang malaking bilog tapos may pausli pa. Kaya siguro ganun ang tawag sa kanya. Ulo ng aso. Sa may bandang doon pa, sa malayo, may mga mesa-mesa kaso may nag-occupy na. Can you see that mountain from afar? That's the Tatdosha. Does it really look like ulo ng aso? Tingnan niyo po. Maybe, no? Yung parang siyang nakadapa na aso. Tapos yung pinaka, yung nakausli yun ang nguso niya. Tapos yung nakaumbok yun ang ulo niya. Diba? That's the view from here in Buzulay. I'm here in the center of Buzulay. Yan po yung pinuntahan namin sa La Torbe, yung Tatdosha. Ulo ng aso.